morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Hello guys, our topic for today is how to jump shot for beginners. This is Marlbev, the beginner, and as promised, ito yung aking test hit doon sa aking nabiling Lucchese custom jump brake. So actually, this is the first time na magja-jump ako, susubukan ko itong jump brake at mag-jump shot at the same time. So first step, turo ko sa inyo kung saan patatamaan yung bola. So sabi ng mga pros, dyan sa bandang gitna, tapos naka 45 degrees ang angulo ng iyong jump cue stick dyan mismo sa gitna na yan. So tingnan nyo, practicein nyo, malalaman nyo na madali lang pala magpatalon. So tatlo po ang klase ang style, basic style ng pagpapatalon. Una ay yung tinatawag na regular jump o regular style. So ganyan lang po yan, iusog nyo yung kamay nyo magmumula sa dulo habang palapit na paanggulo ng paanggulo, palapit ng palapit yung inyong kamay. So tingnan nyo kung gaano kalambot yung wrist. Yan, para magkaroon ng power para tumalon. So iba po ang stroke na to kaysa doon sa regular stroke na tumitira ka ng bola. So nakita nyo po yung wrist, dapat ganun po yung style para at least hindi siya stiff o matigas para makapagpatalo ng madali. Ang pangalawa ay yung tinatawag na side elbow. Yan, side elbow jump. So dito po, hindi masyadong strain ang inyong rotator cuff. Kabing-kabi ito doon sa mga maliliit, medyo shorter players. Kasi naka-angled yung inyong elbow. Yun. Mas madali po siya kaysa doon sa regular jump. Regular jump ay mas madali for tall players. Dahil mahaba ang kanilang limb at bias. The third style is the dart style jump. So parang nagda-dart. So nasa 3/4 ng cue stick ang hawak nyo, tapos nakadikit yung elbow nyo sa body. Yun. So mukhang mas madali siya, pero tingnan nyo mamaya pag tinakay kong mag-jump ng dart style. So ito guys, sa mga unang attempts ko to jump, kasi may laro kami tomorrow nila ng friend ko nila Frank, baka sakaling magamit ko tong jump brake stick, jump cue stick. So this is my fourth actually, at ito ay successful. So natuwa naman ako doon sa aking performance doon. And yung mga susunod medyo okay na, except for the dart. Yung dart medyo mahirap. Madali siya perform sa exercise, pero mahirap siya. Ayun, so na-shoot pero sumobra yung aking jump. Nag-jump out of the table. So ito yung dart na sinasabi ko, dart style. Nahirapan ako, nakalimang attempt ako dun. So just like yung pagpapatras or follow through ng bola, siguro mas maganda kung isa-isa single ball ang inyong practice, papunta sa pocket, shoot nyo. This way, mas magkakaroon kayo ng muscle memory patungo doon sa jumping into the pocket. So, this is my last attempt. Side pocket. Corner pocket, I mean. Kung papasok. And dito medyo gamay ko na. So, I hope na may natutunan tayo sa maiksing video na ito kung paano magpatalo ng bola. For beginners, please subscribe, comment, and like. And thank you for watching this video.